Magandang umaga po. Welcome sa programang Bawalang Pikot. Get it straight with Daniel Rason. Ang pagkakaroon po ng baril o firearms ay isang pribilehyo ng mga kwalipikadong individual. At para meron po silang magamit na pangproteksyon sa kanilang sarili o yung tinatawag na pang self-defense. Pero kaakibat po ng pribilehyong yan ay ang mga tungkulin at alituntunin patungkol sa gun safety at responsible gun ownership. Pero ano-ano nga ba ang mga batas na sana ay sinusunod ng mga nagmamay-ari ng baril dito sa atin sa Pilipinas? Sapat na ba ang mga regulasyong yan para mapigilan ang mga sinasabi pong related deaths and injuries sa ating bansa? Taong 2013 ay naisabatas ang Republic Act 10591 o mas kilala bilang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sinasabing pinahigpit na regulasyon ito para sa mga nagnanais magmay-ari ng baril. Taliwas ito sa datos na malaking porsyento ng mga baril na ginagamit sa krimen ay walang papeles o tinatawag na loose firearms. Ayon sa datos ng Firearms and Explosives Office ng Philippine National Police, mahigit 400,000 na nagmamay-ari ng baril ay paso na ang lisensya. Kasabay ng pagpili ng ilang mga sibilyan sa bansa na magkaroon ng sariling baril o firearms bilang proteksyon para sa kanilang pamilya at mahal sa buhay. May mga pagkakataong mismo ang kanilang baril din ang dahilan at nagiging pulot dulo ng mga karahasang nangyayari sa bansa. Pero sa isinagawang comparative study ng National Capital Region Police Office o NCRPO mula December 2016 hanggang January 1, 2017 ay meron lamang 4 na naitalang insidente ng indiscriminate firing o illegal discharge of firearms. Mas mataas ito kung ikukumpara sa period na mula December 1, 2016 hanggang January 1, 2018 na may naitalang 13 insidente. Sa 13 insidenteng ito, 10 ang naaresto, 2 dito ang pulis at 2 rin ang sundalo. Bukod sa mga insidenteng ito, palala ng palala ang sitwasyon ng kalsada sa ating bansa. Sasabayan pa ng mga motoristang kulang sa disiplina. Kinakailangan ang mahinahon na isip at kalmadong pananalita para maiwasan ang away kalye o ang tinatawag na road rage. Karaniwang baril ang ginagamit sa mga away sa kalsada at iba pa. Kasama na rito ang mga animoy lehitimong police operations. Ilan sa mga ito ang Ortiga shootout noong 2005, Paranaque shootout noong 2008, at kamakailan lamang ang nangyaring mistaken identity incident sa Mandaluyong City bago ang pagpapalit ng taon. Matatandaan ding ang kasalukuyang Pangulo ay mahilig sa gun collection at aktibong pumupunta sa mga firing range. Kaya ang tanong, ano nga ba ang mga polisiya at ang regulasyon tungkol sa responsibilidad na paghawak ng baril? Para talakayin po ang mga impormasyon na kapaloob tungkol sa mga regulasyon, polisiya at iba't ibang mga komplikasyon sa paghawak ng baril. Dahil pati na ho ang mga pulis mismo nakusahan ng hindi tamang paghahawak at pagdi-discharge ng baril. Isa-isayin po natin yan mula sa nagnenegosyo ng baril, doon sa mga dumidisiplina sa mga pulis at doon sa mga nakikita nating mga gun holders at doon sa mga nakakaalam kung paano ba ang dapat sanang ginagawa natin kung tayo ay naghahawak ng baril. Kasama po natin sa programa, retired Air Force General Melchor Rosales, President and CEO, Top Gun FA Technology, sir. Magandang umaga po. Good morning po. Good morning. Nice to see you again. Have a seat. Please. Feel at home dahil sa inyo to. Siyempre, isa naman pong US Certified Glock Armorer ang mga kasama natin. Vice Presidente po ng Top Gun FA Technologies Incorporated, si Ginoong Cookie Alonso. Morning, Cookie. Welcome. Have a seat, please. And of course, sa mga nagdidisiplina ho, doon sa mga pulis na kung minsan ay maabuso, kung minsan ay hindi nagiging maganda ang direksyon. At ano ba mga nagiging implikasyon at baka sakaling makapag-share din naman tayo sa kanila sa pamamagitan ng ating mga panauhin at mga papag-uusapan tungkol sa nagiging sitwasyon natin doon sa mga nagmamay-ari, nagdadala ng baril. Isama po natin, Police Director Leo Angelo Bong Eleuterio.
Morning. Morning, sir. Have a seat, please. Si General Bong po, siyempre siya ang Deputy Inspector ng IAS, yung mga nangangastigo doon sa mga airing na mga kabaro niya. Well, umpisahan ko lang muna, General Rosales, kasi parang you're everywhere. After ng inyong retirement, usually yung mga nasa militar, nagpo-put up ng iba-ibang mga businesses nila. Yung kanilang retirement na nakukuha, tinatayo nila ng kanilang pwedeng masustain na mga negosyo. In your case, isa dito, itong inyong tungkol dito sa armory. Armory ang tawag nyo. Armory. Well, talaga, yung bang may armory ba kayo dito? Na ano-ano ba mga negosyo nyo ngayon? Na after nung nag-retire kayo, ano ba mga pinasok nyo? Unang-una ko, bago kita sagutin, nais ko lang magpasalamat sa panahon na salamat ginawa po. Nyo yung programa nyo para sa amin. Mabalik ako dun sa tinatanong mo. After my retirement from ako ang last position ko sa gobyerno, Under Secretary of Peace and Order sa Department of Interior. Nagano kami ng tinatawag namin na Executive Protection Group of Companies. Mm-hmm. Ito, nagtayo kami ng isang security agency. Ito yung mga blue guards. Ito yung makikita niyo, mga gwardiya. Nagtayo kami ng isang protection agency. Ito naman ang kumpanya ng mga bodyguard. Hindi naman private army yan, ha? And then, governed tayo ng regulasyon din ng Philippine National Police dito. May licensya rin ito. So, bukod iba pala yung mga ganong kumpanya dun sa mga security guard? Yes. Iba yun. Iba yun. Yung bodyguard. Iba yung lisensya niyan. Iba ang qualification, iba ang training. I see. So, pero pwedeng kumuha pala ng ganon na bodyguard ang isang VIP or yung negosyante. Bodyguard talaga ang bodyguard. Ilan ang pwedeng bodyguard na kuhanin? Kasi, di ba, minsan nagkakaroon sila ng problema parang private army, gano'n. Ilan ang pwede? Halimbawa, ako, ilan pwede kong kunin bodyguard sa inyo na i-delegate nyo sa akin? Ito, usually, ay being prescribed by regulations in the Philippine National Police. Yes, oo. At usually, mga isa o dalawa ang ino-authorize sa isang tao. Depending on the threat situation doon sa tao rin, pwede tayo makakuha ng mga request. But has to be approved by the chief of the National Police. Okay. So yan, isa tapos, sa ano, dalawa yun. Bodyguard, security guard ng business ninyo. Okay. Ngayon, nagtayo naman kami ni Kuki ng ating kumpanya rin na we involve ourselves with firearms and ammunition. Ano kami, dealer kami ng firearms parts. Specifically, itong Glock upgrade parts. Itong tinatawag namin, ang aming main supplier ay ang Zeb Technologies from the US. Yung ating nakikita mo yung mga ganyan sa ating, sa likod mo ngayon. Yan ang mga parts ginagawa ng natin. At armorer tayo ng parang ina-accessorize ninyo yung upgrading, improving the Glock plat. Improving. Kasi nakakita nga ako pati mga trigger. Ang pinaka-importante. Marami. Pati yung mga, yung ibabaw niya, slide and all. Parang binibihis sa'yo. Yung pang-apat naman, ay ito na yung sinabi mong armory. Ito we are now at the armory facility. Ano naman tong armory facility na to ba? Ito ay isang shooting range na, of course, this is also licensed through Philippine National Police. Meron tayong certified range officer na nagko-conduct ng ating training dito. So pwede din sa inyo yung mga seminars na para kumukuha ng paglisensya ng baril. Fact dito, yung tinatawag nating gun safety seminar. Ginagawa muna natin, may theoretical dito, tapos actual na firing sa loob. Ito din ating ginagawa. Pero ang specialization din natin is training security guards. Marami tayo mga tinitrain na security guards dito. Yung sa bodyguard, sinitrain din ninyo? Dito rin. For tactical. Okay. Kaya ako po kayo, naging isang bagay na naging interesado kung makausap ko kayo dito, General Bong. Of course, Cookie here, marami na din yung experience ninyo dito sa mga ganitong, like Almao, mga seminars na yan.
sa inyo, nagdidisiplina kayo ng mga pulis? Yes. Yung mga hindi tama ang ginagawa. Gaano karami din po yung natanggal na administratively at yung mga hindi tama ang paghawak nila ng barel o hindi sila naging first? Eh, dapat alagad kayo ng batas. Kayo ang unang responsible gun holder. Hindi po. Dahil kayo yung talagang may barel na nalihiti mo. Marami na ba, General, din? Well, sa records ng Philippine National Police, it's very fortunate naman na most of our aming mga tao, kapulisan, trained din naman sa proper handling ng firearms. Mm-hmm. Mostly ang violation nila would be on indiscriminate firing or when umiinom sila, nalalasing. Mm-hmm. It used to happen before a lot, no? Mm-hmm. Pero of late, lalo na ngayong of the most recent times, medyo kumonti na yan. In fact, the record from last year, sa Christmas season at New Year, dalawang pulis lang ang nahulihan na nag-indiscriminate firing. Mm-hmm. And at this point, ang punishment dyan is considered a grave misconduct, a violation of specific instructions ng Chief PNP at saka ng President not to fire your gun during Christmas celebration or revelry. Mm-hmm. So it's a dismissal from the service. Dalawa. One strike yan talaga? One strike yan. One strike. Uh-huh. So dismissal? Dismissal from the service. Right away. Wala ka na makukuhang benepisyo. Wala na. May due process siya. It's a very short process because how can you argue with the fact that you have fired a gun when you are caught? Mm-hmm. So dismissal from the service. Yeah. Kasi parang in relation din dun sa ganun. Di ba may mga judge, kung minsan, General Rosales Cookie and General Bong. Mga judge, nakakasuhan sila ng gross ignorance of the law. Mm-hmm. Di ba? Judge yun. Gross ignorance of the law. Ngayon, police, supposed to be, kayo yung mas responsible na gun holder. Mm-hmm. Meron din mga ganun na pumapasok. Sa ganito, Cookie, anong experience ninyo? Kasi kayo nagsiseminar eh. And dun sa mga nasa seminar, nakikita natin, meron din, marami rin na mga nakakawala, hindi talaga marunong mag-handle. Hindi naman ninyo handle yung mga neuro sa hindi naman sa inyo yun, sa inyo. It's more on nagte-training kayo at nagbibigay kayo ng seminar. Nakikita ba na ninyo yun, more or less, na itong tao na to, parang kahit na natuto ng seminar na to, mukhang hindi magiging responsible gun owner? Well, pagka tinuturo naman namin sila doon sa gun safety and handling na, on that particular point in time, naiintindihan naman nila eh. But you see, the problem is, after that time na nakakuha na sila ng LTOP nila, na-require na nila, if they do not regularly go to a shooting range, hindi sila nakakahalubilo sa kapwa nila gun owner, hindi nila nare-realize ano ba yung tama, ano ba yung mali, ano ba yung nakakahiya. Ano ba yung hindi dapat ginagawa? Because they do not mingle with co-owners. Mm-hmm. Kasi ang nangyayari po nowadays, pagka nakuha na yung lisensya, yung majority naman hindi kumukuha ng PTC o yung permit to carry, so the gun stays in the house. Mm-hmm. So yung individual, hindi naman nakakapasyal sa shooting range. So, imbis nang talagang nagiging well-educated, disciplined, he knows the gun etiquette, wala siyang exposure sa kapwa gun owner eh, na madalas na nasa range. But with what you're saying, that applies the same with the PNP people. Kasi kayo, General, di bali kayo, mga praktisado kayo. Pero marami tayong mga kaibigan, mga pulis, bagya din dahil kulang sila sa bala. Di ba, regular ba sila nakakapagputok din sa range? Well, yan ang effort ng PNP na regular sila na makapagpaputok. Pero may constraint, of course, in terms of yung ammunition yes. Because yes. may cost involved dyan. But then again, may nakita na rin kami mga police na on their own. May mga commanders. May initiative na sila. Yes, so may initiative kasi sila. May pera na sila. Kagaya nyo, mga general kayo, may pera kayo. Eh yung ibang mga mabababang rango, medyo lalo na kung... Surprisingly, itong mga new policemen natin, they're really into it. Ano? I think it's a matter of culture. Itong mga bago. Ngayon, yung mga bago. Mas alam nila na kailangan nila. And we have always advised them na, you know, it spells the difference between surviving an encounter and dying in that particular encounter. Mm-hmm. Dapat kahit malang dry fire,
sa bahay nyo, mag-dry fire kayo with your gun. Pero talaga isa, inano namin na once a week, you visit a firing range, try to fire your gun. Mm. Pero kayo nagbebenta din kayo ng barrel, general, di ba? Aba, we are licensed. Dealer din kayo ng barrel. Pero after nung nabenta na ninyo, na-irehistro, na-check nyo, or meron pa ba kayong responsibilidad doon na kung na-renew yung lisensya o hindi? Sa FED, FED. So kayo, labas na kayo. Ma-renew nyo yan. Sa individual na yon. Susundin niyo. Kasi ang laki ng ano eh, ang laki ng number ng hindi nagpaparenew. Correct. Pero hindi kami regulatory. Yes. Mabalik lang ako sa tinanong mo kay Bong kanina. Dito sa aming range, marami na rin police nagpupunta rito. Although meron silang sariling range nila. Meron bang meron mga We actually train them here for free. And I only let them pay a replacement cost for the bullet. Madala sa amin dito yung sa Galaser, that yung nasa AOR namin is Galas Station. They regularly train here. And I let them just pay the replacement cost of the bullet and I teach them how to use the rifle, how to use their pistol, I teach them tactics for free. That is my part na gusto kong matulungan yung mga police natin. May mga ganun eh. May mga outfits na ganun. They're very accommodating sa ating mga police. Even sa ating mga military. Yung ammunition na lang ng ang babayaran ng pulis eh. Pero yung actual use of the firing range, libre lahat. Oh, at least, baka pwede nga at cost na lang din yung para doon sa mga pulis lang. Replacement cost lang. That's the only thing we charge them, replacement cost. Ang mas importante, may mga instructors katulad ni Cookie na pwedeng magturo sa kanila. Just to refresh, maybe they've forgotten something. Eh, pero paano ngayon yun? Ano bang nagiging problema? Bakit ang baba ng rate ng nagre-renew noong kanilang mga lisensya, edi the more now, hindi pwede kumuha ng PTC yan. And certainly, illegal na yung baril nila. Paano bang ano dyan, General? Well, ang reports na natatanggap natin, and I do not know how Cookie will validate it, talagang nahihirapan sa proseso. The process is very inconvenient and cumbersome. Such that people are discouraged to renew ng kanilang mga licenses. You hear it all over the place eh. In fact, may mga kapulisan tayo mismo, mga officers pa na, well, rather than wade through the difficult process ng paglisensya ng baril, eh hindi na lang, itago ko na itong baril ko, i-donate ko na ito somewhere, i-surrender ko na lang ito. That's why mababa yung renewal. I think there is a need, and I think also that they are moving towards that now. To really make the process more convenient and easier. Para magkaroon ba ng incentive na pagpa-renew ako ng license ko. Generally, sa observation ninyo, kasi kayo, trainer kayo, even in US, you're from US, ang daming ito, recently, meron na naman, 15-year-old, na marel, biglang nakakuha ng barel. Ano nakikita ninyong ano doon? Sana wag naman mangyari sa atin dito na gano'n. Although of course, may mga incidents tayo na mga road rage. Yan ang madami sa atin eh. At mayroong mga talagang mga riding in tandem na may gamit ng mga baril. Pero that's a different story. Pero yun doon, bata, kumuha ng baril. Anong nagiging ano dito? Anong nakikita niyo, observation niyo sa ganyan? As a trainer. Well, yung one thing I've been reading about that ngayon sa US, studies were coming out na parang ang nagiging common denominator ng these people that snaps, they're all under some kind of a depression medication. Yun ang lumalabas sa studies ngayon. Oh, pero dito sa atin, ang taas ng percentage ng depression sa atin dito sa Pilipinas, ha? Lalo na mga kabataan. But are they under this kind of medications? Kasi yun ang lumalabas sa Amerika. So medications? They just snap eh. Out of the blue, they just snap. And the only common denominator among all of these people, they all take some kind of depression medication. Ah, so yung drug na yun ang parang nagiging trigger. Kasi ang tinitignan ko naman dun sa sinasabi nila, kaya daw, kasi may mga storya, di ba? Kaya daw ganyan dyan sa Amerika, kagaya nun, di ba? Yung sa Vegas. Yes. May armory man naman. Kasi ang luwag daw ninyo. Doon sa maluwag ang Amerika sa pagbili ng baril, sa pagmamay-ari ng baril. Dito naman sa atin, kaya din naman marami, ang reklamo naman, sobra naman ang higpit. Kaya marami naman ang loose firearms. Di ba? Parang ito yung tipong damn if you do, damn if you don't. Di ba? Parang
saan tayo lulugar? Parang magluluwag ba tayo? Maghihigpit ba tayo? So, observation ninyo. Kasi, you've been there in America, yes, and you are now here as a trainer. How would you compare? Ano bang gagawin talaga ng pulis? Paluluwagin? Pasisikipin? o paano ba? Well, if you look at statistics in the U.S., Texas and Arizona, compared to any other state, has the lowest crime rate. Ito yung may mga open carry. Ah, yung kailangan, naka-holster ka. Naka, yes. O parang ano, parang Wild Wild West. Yes, yan ang mga may open carry. Pero yung mga state na napakahigpit sa baril, yan ang mas matataas ang criminality. Mm-hmm. Na involved ang baril. Ang baril. Yes. So you're saying na hindi pwedeng sabihin yung, kasi kagaya na, paano yung sa Vegas? How would you explain that? Well, may ibang theory sila doon eh. Mukhang sinadya yung parang gusto nila naman magpasa na naman ng ano, stricter gun laws eh. Kaya ginawa yun eh. So parang para higpitan. Kasi they were saying it was one shooter. Now the two guns coming out, there's actually three shooters shooting from different points of the building. Uh-huh. But they made it appear it was only one. So parang sa pinag-aaralan din is statistically, the more na mas mahigpit, mas maraming involvement yung baril sa krimen. Ganun ba? Parang ganun lumalabas eh. Di, pero sa atin general eh, maraming krimen na involve ang baril, pero most of the time, hindi lisensyado yung baril. Yes. Basically, that is the conclusion that you can draw from statistics na available sa amin. Ano, na hindi naman yung licensed firearm ang na-involve sa mga illegal na activities or sa krimen. Most of these are unlicensed firearms or illegal firearms, illegally possessed firearms. So there is no correlation really sa criminality and yung pag-possess ng legally ng firearms. Although alam din natin na we have to look at some situations na yung road rage naman incidents na minsan yung license na firearm yun ang nagagamit. And there are also theories na kung may baril ka nga eh, lalo kang tumatapang, you are more prone to go into road rage or to you know mag nagtatapang-tapangan ka, nanghihiram ng tapang sa baril. So yun ang binabalance din natin. But then I believe that alarm bells have been sounded na masyadong mahigpit. So, such that ang renewal rate as of the last time I looked ng licenses was about 17%. Mm-hmm. So what do you do now about the 83%? Diba? Mm-hmm. So although ginagawa na ng paraan ngayon yan ng FEO na paluwagin and then ang pagkuha ng lisensya, paluwagin ang pagkuha ng permit to carry. They're now going to the area of a provisional LTOP, so that the provisional LTOP can make you acquire a provisional perhaps a provisional permit to carry something like that. So all these things are being studied now. Ang problema natin, may batas tayo eh, yung 10591 nga. It has to be revised. And in the process ng revision yan, it takes time. Wala ba pwedeng gawin dyan? Kagaya nyo, wala ba kayong naiisip doon na hindi kailangan mag-amienda para hindi naman ganito ka-tedious yung... Kasi merong specific na sinasabi yung law. Pero is there any other way to at least parang medyo largahan ng konti na hindi naman lalabag doon sa ano ng batas para yun, hindi ganun kahirap mag-renew ng lisensya, kumuha ng PTC. Yun na nga yung kinrate nila na provisional licenses. And then they're asking also for a general amnesty for all firearms holders na hindi na-renew yung lisensya ng kanilang firearms. The rest, I think, masyadong specific yung batas eh. So it really has to have an amendment of the law for all these things to work na ma-encourage na magano mag. Inuhuli niyo ba yung hindi nag-renew ng lisensya? Kasi alam niyo kung sino yung hindi nag-renew eh. Yes, oh, may mga addresses kami yan. They are sent. Tinutukhang niyo ba yan? Laban tukhang doon. Pinapadala namin sila ng notices. Yung baril niyo, yung lisensya niya paso na. Mag-renew na kayo. So, gaano katagal ang bago ninyo i-raid ang bahay? Nagre-raid ba kayo? Meron ba? Paano bang... Kasi, halimbawa,
nagsulat kayo, hindi nag-renew. Let's say lumipas ang isang taon. Alam nyo na may expired yan na lisensya ng baril, hindi niya ini-renew talaga. Unfortunately, sa binabaybay din natin ngayon yan. Because the law, sa, you have to have a search warrant for you to be able to... Yes. And then, yung search warrant mo, you should have a proof or a witness na you saw this firearm in this particular place. You are not able to do that. You just know. Kasi kung ako naman ang judge, oh, you saw, how did you know that that is unlicensed? Exactly. So what is the... So binibaybay natin yung legalities nito. Mahirap din kasi napapasok na lang kami bigla. Yes. Correct. Kami din ang ma... Hindi, kasi kaya ko lang naman po naitanong, di ba, alam mo automatic kung hindi nag-renew, may baril yan na illegal. Hindi mo lang alam kung saan. Ang problema mo ngayon, hindi mo naman nakita sa kanya. Paano kung tinago niya? Correct. Sabi niya, wala akong baril. Hindi, ang basis ko, bakit ko alam na meron kang baril na illegal, hindi mo ni-renew yung dating naka-license. Nasaan ngayon yun? Sabihin ko, nawala na. O ba't hindi ka nag-file ng affidavit? Ng ano, or what? Obviously, may kailangan i-overcome na legal impediment dyan. Di ba? Exactly. Parang ang daming pasikot-sikot. But as a dealer, kayo ba hindi pinahihirapan ng PNP sa mga pagpapasok ng baril yung inyong pag-import? Kasi hindi naman locally ba yung made ba yung baril niyo? Hindi, meron kaming importation sa mga ano. So nag-i-import kayo? We have experienced several problems. Difficulties doon, meron din. Difficulties, kasi minsan doon sa pagpasok. Bago ng bago yung they keep on changing the regulatory, But how could that be? Pwedeng magbago ng magbago kung may specific law na sinusunod. What we experience, every time there's a change of command, things change again in the regulation, in the rules. Although there's an existing IRR, but they have their own internal regulation na pinabago na naman nila. So, before we used to, it only used to take us 2 days to get our certificate of balance when we have an importation. Now it takes us almost a month. So, kasi nag-iba, sabi ko, okay na yung system nyo dati. I mean, if it's not broken, don't fix it. So, bakit ngayon humaba na naman? I don't understand the logic. But what can you do? That's what they want. So, dapat pala sa susunod, imbitahan din natin ang nasa FEO. Correct. Diba? Yeah. Dahil parang, or magkuha din tayo ng sagot dito pala. Ano ha? Kumuha tayo ng sagot dito sa mga inire-raise natin na to from the people ng FEO. Mag-interview kayo ng mga nasa FEO. How are they going pero to answer Pero ano, kuya, this? With regards to yung renewal ng licensing, yes. As far as I know, I think 2 weeks ago, they started the online renewal na yun. Okay. So it's supposed to be really easy for the owner to renew because they can simply go online. You're not, pumunta ka sa crime ngayon, sabi na hindi na kami nagre-renew dito. You have to go online. Sa renewal ba, kailangan pa ba yung mga dati? Kagaya nun, mayroong neuro, blah-blah. Pag magre-renew pa lang. Kasi ang intindi ko, online lang lahat. Kasi you cannot do that online. Ang renewal, meron pa rin siyang neuropsychiatric exam. Meron pa rin siyang yung so drug test. So you also have to go there. Yes. Probably yung sinasabi nyo online, application lang. Yun ang intindi ko, online na pero lang. Pero sa online, ngayon kasi ang process, binago nila. Instead of the firearms holder getting his clearances and then submitting it to FEO with all his application. Ngayon, kung nagpa-neuro ka, it will be the health service who will send your data to the FEO. The same din sa drug test. Yung drug test mo, isi-send na lang nila sa FEO. Then after all these tests are done, babalik ka na doon sa bahay mo, pwede ka nang mag-online doon. Alam mo, general, sa experience natin, yan ang minsan ang problema. Sabi, iintayin mo ngayon na isend doon. Yes. Tapos pag tinanong mo doon, wala pa. Hindi pa nasa-send sa amin. Turuturuan na naman. Pag tagal na naman, inabot na ako ng siyam-siyam. Kaya yung iba, tinatamad na. Well, I'm glad na lumalabas yan because I'm with the Internal Affairs Service and part exactly. of our audit functions is, can cover this. Ano? Yes. Yung sabi mo, nadi-delay. Then what we can do really is try to have a dialogue with the FEO chief and tell him about all these things now. We're just discovering now also. Tsaka kasi part nung inyong papapil, di po ba mag-oversee din nung yes. ang regulations ba ninyo ay naipapatupad? Correct. Okay. One, bakit kayo
pabago-bago. But kailangan ganito every now and then? Eh, may batas naman na sinusunod. Before you answer that, we'll pause for a break. Babalik po kami. With Daniel Razon. Ayan, ako. Talagang wala mga nagkakapi dito ngayon. Wala tayo sa ano ng gano'n. Sige, pero tuloy-tuloy po tayo. Bakit general, gano'n? Kasi kayo parang meron kayong oversight function, di po ba? And one of the things that you have to see is if regulations na kailangan gawin ng mga nasa tungkulin ng pagkapulis ay nagagawa. But kagayon sinasabi ni Cookie na kasi pabago-bago parang kung sino yung ano maiisip ganito palitan natin ganun wala bang ano to clear cut na dapat well I believe na dapat clear cut yan. I also believe that I have not really made a study on or an audit of the process right now and the issue that Cookie is raising but just give us time titingnan natin kung ano nangyayari. Because, alam mo, believer din kami na yung license, even yung permit to carry, yun yung isa sa best, one of our better public relations instruments. You just can imagine yung galak ng tao kung hawak niya yung lisensya niya ng baril o may permit to carry siya and then he got it in a very convenient and very easy manner. Mm-hmm. Then they have really an appreciation of how efficient yung ating Philippine national operations are. Lalo yan, administrative lang yan. So, gusto rin natin, ang PNP naman, gusto rin natin na maganda, masarap yung experience ng isang gun owner habang kumukuha siya ng lisensya o kumukuha siya ng permit to carry. So, we just have to study that. Admittedly, may mga hindi pa namin napapag-aralan yan because we're really focused on illegal drugs, you know, and all other criminal violations. Pero sa illegal drugs kasi, may involvement din ng baril. Is easier sa tingin po ninyo? Prevent the crime ng meron tayong pinapalisensya ng mga pribadong tao na baril at binibigyan ng karapatang magdala ng baril outside of residence or total gun ban tayo? Or total na ang pwede lang maghawak ng baril yung mga pulis, mga militar? Ano ang mas madaling i-prevent ang krimen? Anong sitwasyon? Marami schools of thought yan. Sa inyo, yung pananaw ng pulis. Ang pananaw ko, ako mismo, ako lang. Yes. Not of the PNP, but I think that sa experience ng Pilipinas, yung mga licensed gun owners naman seldom find themselves violating the law or perpetuating criminal activities. So I think ang conclusion ko is that, well, ang licensed gun owners actually help us in maintaining order and maybe a peace in our society. Simply because si Cookie hindi ko na ito aalagaan kasi alam niya protektahan ng sarili siya may pamprotekta siya ng sarili niya the same with General Rosales. Pag pagka ginamit niya naman may kaso siya kung wala siyang PPC kung wala siyang lisensya that's why you have to follow the law. Exactly. But if you are having a hard time following the law because of these very tedious processes that they have, so a lot of people now are parang kasi once di ka nag-renew ng lisensya mo you suddenly become a criminal. I'm talking about yung ownership per se. Yes. Ownership per se, it's good if people who are responsible like will be allowed. Will be allowed. And so we make this. There is a really an imperative na we make it easy for them to acquire these licenses kasi hindi naman mga criminal ito eh. Yes. Yung babalik tayo sa sinabi mo na they're complying with the regulation. Correct. Anyway. So it's much easier for you to track them down because they have registered their firearms. Kasi parang ganun eh. Correct. Parang minsan nasa US ako, why do you have this driver's license in California?
sabi ko, your DMV issued me this driver's license. So, isn't it easier for you to track me down if I have this? Mm-hmm. Di ba kasi kung may record ka na, may record ka eh. Mas madali mag-track down. Deliver din tayo dyan. Kung may gagawin kang ano. Pero kayo, may mga experience kayo. May mga, ang tawag nila, ballistic test ba yun? Mm. Yung, yes. Pinuputo, para malaman mo kung yung barrel... came from that particular firearm. It's the fingerprint ng barrel. May fingerprint yan. Yeah. Yung fingerprint ng barrel. Unique yun eh. Unique yun. So, eh yung iba ho, pinapalitan ng bull barrel. Pinapalitan yung barrel ng barrel nila. Di ba dapat nililisensyahan din yung pagpapalit mo ng barrel? Well, the new law states that when you change the barrel, it has to be licensed also like a firearm. Mm. It undergoes the same procedure. Barrel, another firearms registration, pero barrel lang yung binili. Barrel lang yung binili mo. Kasi nga may fingerprint sa barrel. Eh. Oo, dahil yung iba, pinapalitan yung slide. Slide is fine because sa kasama slide... Kasama na yung barrel pag pinalitan yung slide. Yung buong itaas ng pinapalitan. Kasi sa, even in the US, ang barrel saka slide is considered an accessory. Hindi yan binabalistik sa Amerika. Pero sa atin, it's understandable. Kasi nga, with the barrel, merong means of identifying na doon ang galing. Eh. May prinsipyo kasi na tinatawag na. May prinsipyo kasi na the barrel is the gun. Yes. So, because doon lumalabas yung bala. Tapos, yun yung may fingerprint sa whatever you recover, even from the shell or from the slug. Mm-hmm. Yun ang may fingerprint na unique sa kanya. So, kailangan lisensya niya. So, halimbawa, kasi dalawa pa yung ano eh. May PTC, may PTT. Yes. Kasi sa amin, PTT, push to talk eh. Sa radyo, push to talk eh. Pero yung permit to transport and permit to carry. Yes. And, ano bang, ano nun, paano bang nagbavary? And, of course, yung transport from point to point lang eh. Di ba? Pero, paano na-experience yun dyan? Mahirap din bang kumuha ng PTT? Well, as I was trying to explain to you guys before, if the PNP-FPO would make it convenient for all gun owners to get a PTT, you will have more responsible gun owners because they can easily go to a shooting range and, you know, learn the basics, learn proper gun etiquette. Ang problema kasi, magagamit nila yung baril nila regularly sa shooting range. Kasi kami sa Amerika, pupunta kami ng range, lalagay ko lang yung baril ko sa gun case, sasarado ko. Mm-hmm. Yung bala sa ibang case, ilalagay ko sa likod ng kotse, pupunta na ako sa shooting range. Mm-hmm. Magpa-practice na ako, tapos uuwi ulit ako. So, wala ng PTT? Walang PTT. Dito sa atin, you have, let's say, nakatira ako Cavite. Pupunta ba naman ako ng krami, pipila ako doon, apply ako ng permit to transport kasi gusto kong pumunta sa shooting range sa Sabado next week. Eh, ang PTT particular lang yan, isang araw lang yan. One or two days, so lalagay mo yung pecha mo. Tapos uuwi na naman akong Cavite. It's so cumbersome. Kaya walang lalo wala na kung halimbawa, nung bigla ako na libre ngayong araw to, pwede pala gusto ako. Wala, hindi makaka... Hindi. It's very inconvenient. Kaya marami tayong mga may baril na hindi naman nakakapunta sa shooting range. Kayo naman pala, general... It's the law, Yung polis kasi, hindi kami kumuha. Pero yung ba kailangan pa ng palitan ng law? Kailan ba mag-amienda pa sa law for the PTT? Yung sinasabi na... They already have a system eh. Kaya nga nag-propose ako nung panahon na, nag-propose ako ng electronic PTT. Wherein kung ako, pupunta, maglalagin lang ako sa computer ng PNP, lalagay ko yung LTOP number ko, makikita naman nila, okay, valid. Mm-hmm. Yung next entry ko, yung license naman ng baril ko, valid. Pupunta ako sa ganitong shooting range, nilagay mo, oh, valid. So, everything is valid. Tapos, lalagay mo na anong day mo gusto pumunta. Mm-hmm. So, pagkatapos, magpi-print out na lang ng electronic tapos PTT mo. I-approve na lang that doon. Would be your PTT. It will print it out. Para naman hindi maaabuso, pag pumunta ka naman sa range, pag susurrender mo sa range, isa-scan din namin, pasok din sa PNP system na, oo, dumating dito si Juan de la Cruz, pumunta nga sa range. Mas gusto ko yung sa style nyo sa US. Mas maganda seryo, wala na, nakalita. Pero kunyari siguro, ang pwedeng gawin doon, pumunta ka doon, yung i-register mo yung firearms mo doon sa firing range, it will be the firing range will inform FEO. Napupunta dito. Nagaling ka doon. I think that's easier and it satisfies some
some agam-agam ng police about where it will be used, diba? As long as they follow the rule na the gun is in a lock case separate from the bullet at the back of the car. It should not be with inside the car. So, parang hindi na kailangan mo ng PTC naman doon. Hindi mo na kailangan ng PTT kung pupunta ka lang naman. Pero halimbawa, kasi yung iba, kaya nag-PTC para din magawa nila yung ganun, diba? Kasi much easier kung may PTC ka na magpunta sa firing range. Yes, because dala mo na yun. Ngayon, meron namang mga hindi na may mga guns naman na hindi binibigyan ng PTC. Yes. Gayun ba binibigyan pa ba yung shotgun? Binibigyan pa ba ng PTC? Shotgun yata pwede yan. Bawal lang yung mga may full automatic. Because first of all, full automatic is not allowed for a civilian licensee. That is a class A weapon No, allowed. No, it's not. No, allowed. Ang allowed lang sa LTOP licensee is just the small arms. Hindi, kasi meron ng mga nalisensyahan dati. Na-cover ng general amnesties before yun. Nagkaroon na ng lisensya dati. Dati. So, hindi na nila pwede i-rent. Hindi mo na lang pwedeng ibenta. Hindi mo na pwede benta. At hindi na rin pwedeng magpa-possess ng iba yun. Legally. So, that's gonna be yours forever. Pero pwede pa ngayon lisensyahan. Pero yung bumili ka ng bago, hindi na pwede. Pero hindi na nila na PTC so ang intindi ko yes, wala PTC. You can just own it but you cannot bring it out. Pero kayo malaki rin ang kalokohan naman ninyo dahil kayo naman yung nag-accessorize it. Hindi, semi-automatic pa rin yung gina-accessorize. Pero nakakagawa kayo ng automatic. In fact, I have a lot of clients that go into the store. Nakikita ko meron sila ng selector. Sabi ko, sir, naiintindihan nyo ba yung selector nyo? Are you aware of the new law? And they would ask me, ano ba yun, iho? Kasi sir, yung baril nyo now is classified as class A kasi capable of firing more than once. Pag nahulihan ho kayo niya kasi ang lisensya nyo is LTOP, you violated the law. Mahina lang naman ho ang sentensya niya. Perpetual, reclusion perpetual lang naman. Ganun ba iho? Hindi ko alam yun. Tanggalin mo na yan. They're not aware. Information dissemination yun. Well, the kung information dissemination, talagang all out yung PNP dyan. Sometimes, it's really the absorption. Kung ayaw mo i-absorb. In fairness sa PNP, that is the problem of the gun owner. Because you have to remember, one of the requirements when they got their LTOP is the gun safety certification. In our gun safety certification, there's a one-hour lecture about the new law. So if that person really attended the gun safety certification, he would know. Pero ang reality is, naglilisensya sila ng baril, nagpa-picture lang yung ano Because there are still seminar, picture-picture ka. Tapos dadali mo doon. Kasi may mga may mga facilities na pumapayag. Di mo alam, general. Ano bang ganun? Naimbestigahan. Yung LCD na yun. Kasi sa amin, you really have to sit down for 1 hour for the lecture. Pag sinasabi, posing na lang, doon ka na lang magpagawa sa iba because I will not sign it. Because pag ikaw nahuli, at unang tatanungin sa'yo, saan nanggaling ka? Si Cookie. Paano nangyari hindi niya alam yung batas? Ako matindi ako mag-lecture. Masisira din siya. Yeah, because it's my credibility. Because I'm the one signing the gun safety certification that you attended it and you were kaya yung mga tamad ngayon, talaga, hindi na nag-renew. Hindi na mag-renew ng lisensya. That's the sad state. But for all these kagaya niyan, inyong in-open ng mga business, ang mga nakakapag-open lang ba ng ganitong klase ng negosyo, mga retired general lang na kagaya niyo na hindi naman. Medyo. Marami. Kunti lang kami retired general siguro. Kasi parang nababalita ako pagka retired, mga retired general, merong merong security agency. Because that's their expertise, enforcement. Siyempre, that comes with the business. Kasi you have to be in that expertise line of the industry security. So, siyempre, ex-military, ex-PNP, yun ang linya mo. Yun are a better position to run that kind of business. And how do you help now the armed forces and the Philippine National Police para mas makapag-promote ng peace and order? Yan ang aming the training activity dito. Yung sinasabi ni Cookie kanina, allow some policemen to come here, di na natin tina-charge ng palitan mo lang yung balang ginamit, okay ka na. We allow them to use our facilities. Secondly, by training security guards with proper handling of firearms, we prevent accidental firing, we make them more
discipline in a sense. Kasi pag nag-undergo ka na ng training ng paghawak ng baril, mas conscious ka. Kanya, katulad ng sinasabi ni Bong kanina, mas maganda yung i-train natin. Let's have responsible gun owner. Yan ang ibig sabihin. Even for somebody handling a security guard weapon. He has to be trained. Kung hindi, baka matamaan yung mga civilian dyan. Pagka, ano, yun. So yung mga gwardiya nyo po ba, may regular na training sila na, alimbawa, regular practice din? Our guards, we require them. Our guards are required, we train them on a monthly basis. Na, so nakakapagpuputok sila ng baril. One advantage because we own our own range. But majority of security companies, their guards do a basic firing once tapos every na. 2 years. Pag nakita ko, tapos pag nakita ko, only when they need to renew their license. Ano ba, kasi inyo po, anong baril na ini-issue nyo sa security guards nyo? Kasi yung mga nakikita kong ibang baril na security guard, teka-teka, tapos meron 38 na lalaglag yung bola. Yung mga ay, hindi naman. Sa amin naman. 9mm pistol. Semi-automatic na arms score, 9mm. Saka yung mga shotgun namin, we only deploy yung mga full butt. Kasi dito, sir, yung mga software nila, yung palaging maiksi. Eh, ang tinatamaan nila is kisame lagi, hindi yung harap. Because nga, it's a short, you know, a short lakas shotgun is designed for a person that is killed. And I don't know why all the security industry dito, they adapt that short shotgun. Ang importante yung may full butt, kasi kahit hindi sanay, basta full butt, mas nakokontrol. Kaya kami, we have been always, all our shotguns are all full stock. Yung mga kapwa namin ng mga agency, I always recommend, alam mo, gawin mo yung full stock kasi para less collateral damage yung guardia mo. Meron naman palang ganitong ano eh, kagaya niyan, yung bodyguards. Ano. General, bakit yung mga pulis nyo sinasayang nyo yung panahon na nagsisecure lang ng mga politiko? Eh, may pera naman sila, ba't di nalang sila kumuha kay General Rosales ng ano? Ilan ho ba ang percentage? Eto, walang personal. Ilan ang percentage ng mga pulis natin na nag-a-act as security ng mga kilalang tao, ng mga politiko? Less than 1%. Kukunti lang yan. Kukunti. They were recalled eh. Ang PSPG natin, napakalit na unit yan. Ang ano lang din is that there are really some personalities na because of their position, kailangan din i-secure natin. We make sure na it comes. Correct. Wala naman tayo pong usapan doon. But what I'm saying is, if the politician can hire yung kagaya nung sa ganito, bakit, why bother na yung mga pulis natin na kulang na nga kayo? Well, it's a matter of confidence also. No? Trust and confidence ng personality over doon sa nagbabodyguard sa kanya, plus yung advantage of the network. Kasi kung pulis nga kasi naman pulis, yung bodyguard mo, eh, kaya niyang makipag-usap sa pulis, sa military. Whereas kung civilian yan, eh, it takes some ano, some doing pa bago ka makapag-network. Anong ranggo hanggang anong ranggo pwede mag ano sa inyo mag security sa mga ganyan? There are PO3s now. PO3s ang nandiyan naka-deploy namin. So, hindi pwede mga tiniente, ano? Ay, hindi pwede kasi medyo ano. Mas sayang naman yun. Kasi you have to consider yung pag nagbabodyguard sa mga politiko, that's a position of trust. Eh. Kasi buhay nila yun. Trust, they really have to trust the person that's securing them. Hindi ba pwedeng kumuha ka ng, ano, ng isang tao na may tiwala ka, yun na ipatrain mo. Oh, yun ang dinirekomenda namin sa kanila. That is what we always recommend. When we were making the policies on this, ano, talagang yun ang nirekomend. Magpadala kayo ng ano, para ipatrain nyo. There was a time na talagang the program was supposed to be stopped na wala na. Lahat ng police, huwag na mag-bodyguard. Pero, you know, all these things cropped up. Bumalik din tayo dyan. Kasi so, kailangan naman. Talaga. Pwede na naman. So, may ni-recall kami, pero on a case-to-case basis, nabibigyan din. Nagbibigay pa rin kayo. So, sino ba talagang pwedeng bigyan ng bodyguard? Basta may threat yata. May threat. May credible threat. May credible threat talaga. Wow. Who determines the credibility of the threat? Ayun, field commanders namin. They issue licenses for that. Certifications for that there was a threat. Kasi there are positions po and there are parang status in society that there is a built-in threat. Eh. Diba? Alam naman natin yun. Alam if you're let's say, sabi mo, may hawak ang isang position, may negosyo kang malaki, the threat is always there. Naka-built it. Pwede na ba yun? Well, kung ang kasi, di ba, parang ano yun eh. That is a, ano na yun. Meron na talagang yung mga ganyan, kunyari, nagkaroon na ng experience ng attempts on kidnapping or attempts on their lives. This is part of the certification na ginagawa ng aming field commanders.
na binavalidate din namin ng aming intel kung totoo ba ito before they are even given nung bodyguards. Pero kunyari, nag-apply ka lang, pero wala namang yung tinatawag na credible threat. Is there a credible threat? It's an assessment that which has parameters na ginagawa ng ating intelligence community. Then, if you pass the parameters, then nilalagyan talaga ng bodyguard. Well, we may say na subjective yun, no? Highly subjective. But then, kasi again, kagaya, halimbawa, that's the process. Kayo, that's the process. Wala naman kayong ano, wala naman. Sabihin, wala naman talaga. Pero as a general, being a general at that, who is probably a candidate to a higher position or whatever, could always have the threat. Ang isang halimbawa ay may-ari ng kumpanya, presidente ng isang malaking kumpanya, may mga kakumpetensyang mga ibang mga kumpanya, would always have that threat. Diba? Pero... Katulad sa'yo. Paano ni... hindi, pero kagaya nun. Paano kung sasabihin at justify? Sabi niya, hanapan mo ako, may text message ka ba? Meron ka bang ganun? But actually, halimbawa, kagaya ko, halimbawa, as a media practitioner and also as somebody who handles a lot of people and who's also managing a media entity, I can always say that there is always threat sa akin. Meron namang ganun. Pero, di ba parang built-in na yun. Then they have to study that. And then when they have to validate that. And when they validate na... So pag di ka ako sunada nung nag-a-assess, We can say na pwedeng subjective, ano? Pero it's a process, it's a whole process na we also try to make it credible. Pero ako, offhand, I think you qualify for... Pero halimbawa, kagaya nun, ang gagawin ba, halimbawa, si isang PO3 na meron akong tiwala, na halimbawa, kakilala ko, can I actually, halimbawa, pwede bang itong... i-request sa inyo na maging bodyguard on a case-to-case basis. Halimbawa on a case-to-case basis na nangyayari yan. Pero on a general basis, kung sino yung available sino namin. Available na sa unit niya. Paano nga yun? How can you now apply that confidence? Sasabi nyo, kaya pulis ang inala. Teka muna, yan ang available mo. Ako politiko. Hindi ko naman kilala yan eh. Baka yung pambumaril sa akin. Yung confidence yun between having a policeman and having a civilian as a bodyguard. Yun yung confidence doon. And then appreciating yung mga add-ons of having a policeman as a bodyguard. General, sa akin, tignan nyo. I would rather have somebody who do not know anything about being a bodyguard, but is willing to die for me, than to have somebody who knows how to protect somebody that probably is the one who will kill me. Yung operative word, yung which is the negative, yung die. These people are not supposed to die. You are not supposed to die. Yes, of course. You are all supposed to survive this. But what I'm saying is, di ba, protecting yung ano, kagaya na, halimbawa, kayo po ba, nag-a-assess ba kayo ng isang tao na humihingi sa inyo ng magbabayad naman. Di ba? Magana naman. Ina-assess nyo ba bago nyo bigyan ng bodyguard? Yes. Yes. We have to... Kasi baka mamaya ang binibigyan nyo ng bodyguard, ano pala, drug lord. We have to investigate. That's why we also do a background check on the client. Okay. We don't just deploy. Ultimate decision, this is still the police. So dadaan pa din kayo sa kanila? Because yung PA namin, yung bodyguard, ini-issuean din ng SDDO. Parang yun yung mission. We recommend to the police. So yung halimbawa, yung bodyguard ninyo, halimbawa, ako, may tao ako, pinatrain ko sa inyo. Pwede ko ba i-apply to na mag-bodyguard sa akin? Training nyo, babayad ako sa inyo ng ano? Pwede yun. Tapos re-recommend nyo sa kanila. Yes. Sila naman mag-approve. Yes. Yeah, they will assess yung threat against you. Pero kami, we make preliminary investigations also about your background. Kasi tama yung sabi mo eh. Oh. Supposing drug lord pala yan. Hindi kalaban pa kayo ng pulis. Masama rin yun. Hindi pwede. So, tapos check din sa inyo yung pulis. Yes. We have both. Ano? We vet both we of us. We will vet you. Have... They will also vet you. Yung sinasabi nga rin, nandun yung process. Of course, the process will never be perfect. Yes. Sometimes it fails. But kayo po, as, my process, as you see things, being in the police service, ano nakikita na inyong dapat sana ay maiayos natin talaga when it comes to itong gun ownership? Well, ang sa akin is really make it convenient, make it easy.
so that we can capture data of gun owners, all the necessary data to trace back if ever something wrong happens. Yun lang eh. Dun ako nag... because I was once, ano, the caretaker ng permit to carry unit ng PNP. And, you know, there was really an appreciation when we made it very easy. Isa na lang yung requirement na, ano, hinihingi namin. You know, ang tao felt more confident sa PNP na, oy, tinutulungan pala kami nito. Kasi when you make it difficult, this is my belief, when you make it cumbersome, people will suspect na ayaw nyo kaming tulungan eh, pinapahirapan nyo kami. And there will be some unsavory speculations about why you are doing all these things, mostly pecuniary, di ba? Siguro gusto lang mamera. And we don't want that attached sa reputation ng PNP natin. Parang magiging prone din sa corruption. Correct. And maaaring yung perception din of corruption correct. Will always be there. Yes. But in your actual experience po sa nakikita ninyo, anong pinakaayaw ninyo ngayon na prosesong nangyayari sa pag sa gun ownership? Kasi ano kayo dyan eh, dahil nagdi-dealer kayo, maapektuhan din kayo yung sales ninyo and everything na pagka medyo mahirap yung nagiging proseso. Is that really what is happening now? Well, yeah, yung minsan kasi is just, minsan it boils down to basic common sense. Yung kunyari, pag mag-re-renew ka lang ng yung authority namin to import, it's the same item, iba lang yung spelling, papaulitin na naman nila. I mean, it's redundant eh. Because that was a license before, we're just renewing it now. Now they want us just to change the words. There was an instance before, gusto nila yung authority to import, sir, very specific yung pyesa. So lalagyan namin specific. Now when we renewed, gusto nila generic. Bago-bago. We're just renewing. It's the same. Capricho na lang. Ganun. I don't know. That's what I don't understand. Sino-sino gumagawa niya? Sa FEO yan. Sa FEO. Siguro transactional din. Oy, pasagot nyo sa FEO to, ha? Oo. Buhanin natin yung ano, sa FEO, papanood nyo yung mismong... So may ganun. Kasi it baffles me. I don't see the logic, eh. Because it's just a renewal of the same item. So why do I have to change the wording? Oo. Does it make sense sa papalitan mo? Pareho. Kumbaga, kung ito, banana din to, eh. Bakit gusto mo iba yung spelling ko ngayon? Gusto mo capital B. Just na small B. It's the same. Okay. Baka naman mayroong hindi naiintindihan dun sa ginagawa nyo. Kaya, and meron silang gustong, I don't know what, pero we just comply, but it takes time. And then there it creates a suspicion on the mind. Ba't nyo ako pinapahirapan? Negosyo tong amin. You're a regulatory body, supposedly to help us. To help us in our business. Not to put our business down. Parang ganun. Okay. Yes, General. I hope you understand. Katulad na yung pinag-usapan natin ni Labong kanina. For us in the business, you know, this thing is costing us money. The moment you delay the regulation na ano, kunyari ah, doon sa yung sinabi natin kanina, yung sinabi ni Cookie, yung doon sa one-stop shop dati, ang bilis-bilis. Okay. Two days lang, tapos na. Mm-mm. Ngayon, iba na naman yung nag-take over doon sa cost, ano. I am saying, this is before the new customs people came in, ano. Pero iba na naman yung, ano, binago yung ano. So, more steps na naman. More steps. Ang problema namin dyan, eh, may demurahe kami. Mm-hmm. We have storage fee that we have to pay. Mm-hmm. Yun ang ayaw namin doon. Mm-hmm. It is a disincentive for business. Mm-hmm. It is costing us more money. Mm-hmm. Kunyari, but have you raised these issues already with them? Yeah, I did, but they could not answer me because there's a system called National Single Window, NSW, which is part of customs, trade facilitation yun eh. So any agency that is related to our importation that requires licensing, it goes through that system. Dati-rati, we just log in sa NSW, pupunta ngayon dun sa PNP, print, yung printout namin, okay na sir, na-log in na sa National Single Window. They will certify. Tapos na kami. Now, wala, useless lahat yung NSW. We do the same process, everything in FEO. Kasi yung sa NSW, sinabit na namin yung license to operate. So sa FEO to, ha? Sa FEO to? Yes. And that NSW is an executive order that was created for trade facilitation. Ang nangyari, imbis na naging trade facilitation, lalo kami natenga. Because now, lahat ng sinasabit namin sa NSW, nire-require na rin nila. Ano pa yung objective ng NSW? Kung ulitin ko lang din sa FEO. Okay. So, panoorin
panoorin mo kung ano ang sagot nitong mga taga-FEO. Kailangan ko na sagot ng FEO, 'di ba? Dahil para at least mapaliwanag nila bakit nga. So wala silang explanation. Wala kasi ask. ganun na daw yung gustong patakaran. So then you just have to follow. Mm. So now it causes yung delay. Okay, before we go to the actual whatever it is that you will be sharing with our viewers, especially the gun the gun owners. Ano pong gusto niyong iparating sa ating mga gun owners at dun sa mga would-be gun owners at doon sa mga, kasi dalawang sabi nga ni General Leuterio, school of thought siya eh. Uh-huh. Merong pro-gun, merong para sa gunless society, di ba? Uh-huh. And of course, kayo, nandiyan kayo sa business na yan, uh-huh, eh, hindi pwedeng maging for gunless society kayo dahil nandiyan. But of course, responsible gun ownership will always be accompanied doon sa inyo dapat na ginagawa na negosyo, no? Apo. Sabi nga nung kasabihan nila sa ano na yan eh, I would rather have a gun and not need it than to need one and not have it. Yeah. So ano ba ang ano ninyo sa kanila? Ako naniniwala po sa ganon. Mm-hmm. If my protection cannot be assured completely 24 hours a day by somebody, then I need to protect myself. Mm-hmm. So kailangan meron akong self-defense ko. Paniwala nyo, hindi kayo kayang protektahan talaga ng PNP? Hindi naman sa ganun. Not 24/7. What I'm saying, not 24/7. Oh. There is no policeman inside my house. Exactly. Supposing somebody comes inside my house and threatens me with a gun, how do I protect myself? Not only inside your house, in some other places where you have to be alone. Where you have to be alone. Di ba? Eh, kung paano yun? Where you have to be alone. Nobody could go with you. But in fairness to the police, they're trying to get to the ideal ratio of police to population. Mm-hmm. Na talagang yung numbers na kailangan nila. Maganda naman, talagang pinapalaki na nila. But still, cannot assure protection. Now, responsible gun owners na can be assured by disciplining them and letting them undergo this thing. Mm-hmm. Na, alam mo, yung nag-undergo talaga ng ano, di ba? Mm-hmm. Gun safety seminar, he'll understand that the gun is not the, you know, it's the man behind the gun, which is the problem. Mm-hmm. Eh, hindi naman yung barrel pumuputok na sarili yan eh. Mm-hmm. Eh, may tao dyan eh. Eh, kung yung tao talagang marunong na intindihan niya, mm-hmm, na hindi ko pwedeng basta ituro ito or kargahan ito or ano ganon, then you will have better ano. Pero yun ang nagiging problema, Cookie, di ba? Kasi marami na kung minsan pag nagkaroon ng barrel, sabi ni General Leuterio nga, nanghihiram ng tapang sa barrel. Naiiba yung takbo ng naiba lakad, akala mo kung sino. Kasi ito yung mga tao na hindi talaga exposed sa pumupunta ng regular sa mga range. Shooting range or exposed sa mga kapwa shooter. Kasi pag sa kwento-kwento ka lang, malalaman mo na kung ano yung tama, ano yung mali. Yes. So mahihiya ka sa sarili mo kung gagawin mo yung ganung klaseng action. So, parang you're recommending pa rin, kung if you are a gun owner, it is best that you expose yourself to the firing range, fellow gun owners, parang mingle with them, and make sure na alam mo malalaman ang capacity ng baril mo, ano yung pwede, paano mo dapat gamitin. Malalaman mo anong pangit sa society na aksyon, alam mo yung ano ba yung tama, ano yung responsible, ano ba yung etiquette talaga sa baril. Matututunan mo kasi may kapwa ka na kasama mo na ganun din nagkikwento-kwentuhan eh, di ba? So malalaman mo, ay, mali pala yung ganun. Hindi pala dapat nagbubunot porque nakatitigan lang, nakakaya pala yun. So ikaw mismo, mahiya ka sa sarili mo, hindi mo na magagawa yung aksyon na yun. Liban na lang kung talagang walang hiya ka. Oo. Yes, General Bong. Well, you know, sa part ng Philippine National Police, ano, it's always a balancing act. We toe a very sensitive line here. Kasi with all the threats of society, ano, we cannot deny na may terrorism. Yeah. There's a criminality, common crimes, and then syndicated crimes. Mm-hmm. And there are terrorist movements, separatist movements all over. So, alam natin na ang civilized society under threat din. Mm-hmm. So, we always would want to limit yung access to the instruments of crime. Because sa classical theory of crime, you need an instrument to be able to perpetuate it. So,
mostly yan, firearms. So, balance action while we want the citizen, the ordinary Filipino, to have his firearm because he would need it in times of crisis. You know, sinabi nyo na it's better to have a firearm and you don't need it than to need it and you don't have one. Naniniwala din tayo. Pero binabalance din natin yung interest ng ano. The direction right now, really, is there is a recognition on the better part of PNP management na it helps the police when responsible people have their own firearms. It creates force multipliers for us. People who can prevent crime from happening or even arrest perpetrators of crimes when they do happen. So, advantage din actually sa amin na there are responsible owners who are able to bring their firearms all around. So, one less citizen to think of. Pero, again, situational din. There are situations which really makes the PNP react and even our lawmakers react to cut down really on a very free, a very democratic space on the acquisition of firearms. So we balance the two schools of thought, ng no firearms and with firearms. Binabalance lang din natin. Nandiyan kami sa gitna, trying to satisfy all these things. We know na hindi lahat masasatisfy, but then we'll do our mandate because there is a law which we have to follow, like everyone else. So yun ang situation ng Philippine National Police. And it boils down to sundin natin ang batas. Yes. Diba? Parang sometimes, ang ano nga lang, sabi nila, Duralex said lex. Sometimes the law may be harsh, but it is the law. Yes. So you have to follow. Sa atin pong pagbabalik, ituturo naman sa atin ang ating mga panauhin at itong mga ito ay mga responsible gun owner at holder sila. Pero syempre, para ma-share naman din sa inyo proper gun handling at mga bagay na dapat na naiintindihan ng isang naghahawak ng baril. Bongeng Alas. Ito ang programang Bawal ang Pikon! Get it straight with Daniel Rosan. Samapurin po natin si retired Air Force General Melchor Rosales, ang presidente po at CEO ng Top Gun FA Technologies Incorporated at of course ang US Certified Glock Armorer si Cookie Alonso, ang Vice President din nila ng Top Gun FA Technologies. At of course, si Police Director Leo Angelo Bong Leoterio, ang Deputy Inspector General ng PNP Internal Affairs Service. At napag-usap-usapan na natin kanina yung mga anong pwede niyong ma-share sa ating mga gun holders. And one of those, yung proper gun handling and safety. Meron tayong isang retired Air Force at meron tayong active general from PNP at isang mahusay sa lahat ng klase ng baril inuunan sa pagtulog eh. But just the same, at least iba yung manggaling sa inyong mga punto de vista ng dapat alam ng isang, kasi kung minsan talagang, let's face it, meron talagang registrado baril, meron talagang baril, lisensyado ang baril, may PTC, pero hindi talaga nag-undergo ng tamang gun handling, hindi nag-seminar talaga, kundi pumost-post lang ng picture, at hindi talaga na-expose sa ano. So, siguro, at least kahit pa paano, we can give them yung kahit na ano yung pwede natin ma-share din na basic. Basic lang, ganoon naman tayo yan, bumabalik na tayo dapat sa basic eh. Pero, unahin ko muna sa Air Force. Nagbabaril ba kayo, sir, sa ano, pag naglilipad kayo ng aeroplano? Oo, oh, meron tayong ano. Napalaban ba kayo nun sa... Meron tayong fighter plane dati na ginagamit. Merong 6 na 50 caliber yan. Na, ano, at saka 2.75 rocket. At pwede rin natin ibagsak yung bomba. 250-pounder at 500-pounder. Bigat. Iba pala trigger nyo. Iba binabagsak. Eh. May permit to carry ba, sir? pero dito, meron tayo nga. Pero kayo, ang inyong carry na firearm? Meron yung dala-dala nyo palagi. High capacity na para ordnance. Bakit yun?
high capacity para yung mas marami yung load natin sa isang engagement kung sakali. Tapos mas kaya ko yung ganun na ano. I've been handling that ever since. Gano'ng katagal yun ang baril yan, Jen? Nung pang active duty pa ako, which was, I used to be the president of the Air Force Gun Club. Matagal, kanya. Meron din kaming, even if we are not ground force, siyempre, kailangan marunong din kami umawak ng pistol at rifle, kanya. Pero ngayon, anong gusto niyo talaga kinikariyang para ordinance niyo? Para ordinance na... Sa akin, parang marikina lang. Modified high capacity. 45 ito. Okay. Ano yung pwede nyo i-share sa mga kababayan natin? When yung practice ninyo, when you carry your gun, and as a responsible gun owner. Pinaka-importante siguro, yung parang mga sinasabi natin for gun safety seminar, yung ating tinatawag na rules, basic rules. Mm-hmm. Yung ba yung gusto nating i-share yes, sa ating mga ano? Na ang unang-una ay you must always assume that a gun is loaded. Hindi, never. May laman yan at pwedeng pumutok. Miski wala. Never assume. Yan ang dinatate. Kanya kailangan, ang unang-una is to clear the gun. Ang tinatawag na yon. At tanggalin mo muna yung magazine. Tapos, ikakasa yung open chamber para makita mo kung meron talagang laman o hindi. Tapos, pangalawa, you never point the gun at anything you do not want to shoot. Di ba? Huwag mo itutok sa isang bagay na hindi mo naman intensyon na putukan. Yun! Kailangan, pag itinutok mo yan, gusto mo yan putukan. Yun! Dahil pagka... When you do not, pag ginanong mo na, dapat puputukan mo na. Huwag mong yan. Well, yan yan talagang based from experience yan. Tapos, you have to make sure na pagka pumuputok ka, downrange mo, sigurado mong clear na walang tatamaan. Yun ang ating basic na assume that the gun is always loaded. You clear the weapon before you handle it. Diba? At saka yung ating never point the gun at anything you don't intend to shoot. Mga nagse-seminar, Cookie, ano ang kadalasan nakikita ninyong dapat na i-correct talaga? Kasi minsan meron na naman pupunta na dyan. Meron na naman silang experience sa pag-handle. Yeah. But you would always see them na parang committing that mistake. Ano yung common? Well, that would be yung pinaka-cause ng negligent discharge. You never put your finger inside until you're ready to fire. Kadalasan kasi pag hawak pa lang nila ng baril, yung daliri nandun na. Nasa loob na. Nasa gatilyo na. So that is the most common mistake that always happens. Especially yung mga newbies. Kasi basta hawakan nila yung baril, andun na kagad yung daliri. So they always have to remember, you never put it inside until you are really ready to shoot. So dapat it lagi naka-finger out? Yes, finger out palagi yan. Si General. Alam na General. So, yan ang common mistake pala yun talaga lagi. Kasi marami nga ganun no? Talagang... Yan lang ang cause ng negligent discharge. Kasi yung baril, di naman pumuputok mag-isa Correct. The only way it will fire is pag may humihilang daliri. Oo, tsaka kumisa nabagsak. Nabagsak, yes. Pero most 9 out of 10, pagka may negligent discharge, nakalabit yun. So, how do you emphasize that pag nagsiseminary kayo? Well, when we do our gun safety instruction course, basically, without them even realizing it, I actually mentioned that more than 25 times in the whole lecture. It's subliminal indoctrination. Okay. So, hindi nila namamalayan, binabaong ko sa utak nung nakikinig ng lecture. Paulit-ulit, you never put your finger inside. May nag-uusap kami, mame, iba na lang. Ano ulit yung rule number 3? You never put your finger inside. You keep on pounding that on their heads. So sa basic, parang, halimbawa, parang mga Rotarians, merong 4-way test. Sa gun holder, ano yung basic na pwede mo sabihin na at least 4-way test
para masabi mo na, ah, this person is a responsible gun owner or gun holder? Well, first of all, when he handles his gun, let's say, pagkukunin pa lang niya, automatic tinatanggal na yung magazine, o open niya yung slide bago niya papakita sa'yo. Alam mo nang he knows what he's doing. The mere fact that when he pulls out his gun and his finger is obviously talagang he makes sure it's outside, alam mo nang naiintindihan niya talaga yung paggamit ng barili niya. So, doon pa lang you will already know. Because yung normal na hindi pa sa masyadong sanay, SOP yan. Pag, oh, tingnan ko ngayon barili mo, ito, bibigay lang kaagad sa'yo ng gun. But you don't do that. Normally, bago bibigay, you clear it, you leave the slide open, and then you handle it to the other person. Hindi yung basta mo lang, patingin nga ng baril mo, kukunin sa bag, bibigay lang sa'yo gano'n. That's but the problem is most people gano'n. They just have to be really conscious about the safety. With regard to mannerism, kasi lahat tayo meron tayong mga mannerism eh. Ano yung isang mannerism na common sa mga gun holder na nakikita mo mali? When they point their gun at a person, kahit nagbibiro. Or anywhere. May ganun talaga. Yung palaging, loko ka, barilin kita eh. Kala mo, ano, tingnan mo yung kotse niya, barilin kita. Minsan, nagloloko lang sa sarili. Yes. And, parang you know, that's also a golden rule. You never point a gun at anything you are not willing to destroy. Okay. So, ngayon, anong gusto mo i-share sa ating mga nanonood tungkol sa pagiging responsible gun holder bukod dyan sa mga binanggit natin na basic na yan na dapat alam din nila talaga? Well, ang pinaka-importante naman talaga for any gun owner or yung mga gustong magkaroon ng baril. Oh, napaka-importante kasi pag may baril ka, it's really important that you go to the range, you train. Kasi hindi porke may baril ka, ibig sabihin ang galing mo na. May baril ka lang. But if you do not have the proper training, the proper etiquette, the proper gun safety, you are a danger to yourself. Especially to others. How do I choose my gun? Kasi, siyempre, iba-iba tayo ng daliri. Yes. Iba-iba din tayo ng lakas ng wrist. Di kagaya ni General Bong na talagang bumoboxing yan. Yeah. Diba? O, malakas ang wrist niyan. Yung control sa ano. Paanong, ang halimbawa, magde-decide ang isang tao na bibili ng barrel, anong general, yung pinaka-basic na guideline na dapat mong tingnan kung ano yung lapat na barrel sa'yo? Well, ang unang tanong ko lagi sa tao, ano bang purpose mo? Is it for defense or is it because you wanna compete? Okay. Kasi your gun will be based on what your intention anong is sumagawin? For what you wanna use it for. So, pang defensive carry ang purpose ng barrel mo, you need something na light, compact, na high capacity as much as possible. So, ang dami dyan, yung mga, like I said, yung mga Glock, yung mga MMP na shield, yung as much as possible na tawag namin ay fire and forget pistol. Na kahit hindi mo linisin, basta keep it dry, hindi mo linisin, pupunta pa rin yan bukas. Okay. Na pang competition, andyan yun, madami tayo para ordinance, mga 1911, mas maganda sa competition yan. Pero because it is bulky and heavy, hindi naman practical na pang everyday carry. Like, mabigat eh, malaki-malikat. Okay. So it really depends on the person. Ano ba yung purpose niya? Pang bahay, pang depensa, pang laro. Paano kung halimbawa, sabihin niya, pwede bang, hindi naman ako maraming pera, pwede bang yung pang depensa ko? Yun na rin ang naka-design, panglaro ko. I always recommend people na, you know what, if you want to be good with your gun, use the gun that you use for competition, yun na rin gawin mo for everyday carry. Exactly. Kasi if you're very good to your, you know, ang galing mo nga sa baril mo, race gun nga, everything. Pero yung pinang-everyday carry mo naman, stock na baril, does not mean magaling ka doon sa stock na baril mo. Kailangan kung ano yung gamay mo, yun ang masterin mo. Correct. So, how do you choose that? Kasi kung sabi mo, yung pang-competition, iba. Iba yung pang-carry. Kasi mas light, mas ano. Well, yung kadalasan naman, Paano ko pwede pagsamain? Kadalasan, they buy two guns. Yes, but then I always tell them, you practice more with the gun that you carry. Use for everyday carry. Yun ang mas importante. You talk to those in the know, katulad ka na kanila Cookie, ano? They will give you advice para sa iyo. Ito siguro yung mas maganda. O ito yung bago ngayon na nakitaan namin ng fit sa mga katulad mo. Parang gano'n. So,
importante yung you join also community of gun owners. Mm. Para natututo ka rin talaga doon. Pero ikaw ba, Jen, meron ka bang baril mo na hindi issue ng PNP? Meron. So, ano yung baril mo na hindi issue ng PNP? Pwede ba namin malaman yung pumuputok? Para ordinance na... Ah, para din. Why did you decide to have yung para ordinance? I wanted to compete at the time. So, it has a reputation na maganda siyang competition gun. I used to have super 38 before. Yung kasikatan pa yan. Pero pasay na siya. So, nagpara kami. Yun, tapos pero in the process, pinaayos ko rin siya. Kaya ito yung maganda nga na cookie. Because guns, stuck yan eh. Uh-oh. It is not adjusted to you yet. Pero it can be adjusted, customized. Mm-hmm. Sa peculiarities mo eh. Mm-hmm. So, yun ang maganda rin sa experience. How do you hone your skills sa pagputok? Well, ang more of dry firing. Dun sa office dry ko at saka sa kwarto ko, meron akong konting ano doon, parang target. Tapos, ano lang, yung gano'n lang. So, dry firing. Dry fire. Speaking of which, maraming nagsasabi na pagka dina-dry fire mo nang dina-dry fire yung baril mo, nasisira ang firing pin. How true? Well, it depends on your part. Pero normally, lalagyan mo naman ng ano, ng... bullet. Na, ano, yung... dami. Dami load. Para hindi mo nadadamage yung firing pin mo, you put a dummy load. Okay. So, dapat gamitan yes, nila ng dummy load. Yes, lagyan mo ng dummy load. Para hindi yung firing pin mo hindi tumatama sa breech space. Untog ng untog sa breech space. So, kung may dummy load, may nag-absorb ng impact. Jen, ikaw ba nag-seminar ka pa sa nung ano? Oh, we yung pagkasi, di ba, pagkuha ka ng sarili mo, lilisensyahan mo yan sarili mo. Pero general ka na eh. Exempt pa ba kayo exempted doon sa... Yung mga servicemen naman, kami lahat, dumaan kayo sa very extensive na... Part of their training na yan, eh. Exactly. So, kailangan pa ba sila nung... Kasi, gun safety seminar, yes. Yun ay kailangan part ng requirement pagkuha, eh. Yes. Diba? So, how do you get that sa kanila pa rin? Di ba may iya sa'yo si Cookie na... Hindi naman. Because diba? kami acknowledge namin na expert sila, eh. Kami, while we use these guns for, ano, sa professional, ano, sila Cookie are experts on really pinakamaliit na spare part ng firearm. Alam nila Cookie. So, we also defer to their expertise. They are just experts on this. I think they spend more time sa kanilang firearms than kami. Pero kayo, meron kayong pwedeng sabihin sa mga nanonood sa atin kasi with regard to gun safety. Kasi ang ano niyan eh, iba-iba yung gamit, iba-iba yung actual na yes, ano mo. So, iba-iba yung pinapractice din kung minsan. Kesa doon sa nasa libro. Di ba, minsan may nasa libro na hindi mo naman pinapractice at meron namang wala sa libro na pinapractice mo. Ang basic sa akin is to treat your gun like your wife. Eh. You take care of it. You get to know it. You need to romance your gun. Oh, well, you know, something like that. Yan ang basic guide na sa akin. Hindi kaya magalit ang wife mo sa'yo. Well, analogy siya eh. So, okay. So, pero paano? How do you do that? How do you treat your gun like your wife? Una, you have to read about it. You practice with it. When you see that it is in good condition, and then kung meron siyang konting na-observe mo may konting galaw, kahit na konting galaw, konting aberration doon sa operation niya, well, make sure na ipa-address mo, ilagay mo sa mga functional pala. Ipaayos mo. Well, dapat paano ba kadalasan mo nagiging problema sa asawa? Sa baril mo. Ang una, you have to bring it, yung firearm, lalo na kami. You always have to have your firearms with you. Eh, minsan, di mo nadadala asawa mo. Mabuti pa yung baril mo, nadadala mo. Yung asawa mo, hindi. Baka mangyari naman, magselos yung asawa mo. Mabuti pa yung baril mo, inihimas mo. Parang manok. So, pero in the course of using your gun, what's the common experience na nagiging problema mo? Yung sa dalas ng gamit mo, yung spring niya nagwi-weaken eh. So, minsan nagja-jam siya. So, hindi mo alam na yung spring mo pala nagwi-weaken na. Or yung magazine catch mo medyo
nahulog yung, ano, yung magazine. Or may gumagalaw, may yung sa slide, saka may parang meron siguro ng gap, gumagalaw siya. Pag gano'n, mamarinig mo yung galaw niya. Delikado ba yun? Ganun? It affects the accuracy. Well, hindi naman, but the gun is still reliable. Pagka medyo picky ka lang sa detalye, syempre it annoys you. Ganun, parang pero mas because gusto syempre yun. As you use the gun, may wear and tear. May wear and tear. May wear and tear yan . Okay, so siguro kailangan natin ng ano, medyo yung actual na paano bang ginagawa dito sa ano para kasi kami tirador lang kami sa probinsya. Ang bala namin ano? Bala namin matangkeng koy. Well, dito naman po ngayon ay atin namang tignan ano ba ang pwede natin ditong ipakita na at paraan papaanong ayan kagaya niyan. Well, kasi ito, this is a Glock 34. Okay. Na we already modified with our products. So ito, ano na to? Modified na yan? Modified na ano to. Ano nang minodify nyo dyan? Basically, the whole slide is already lightened. Yung okay. Trigger natin is already a competition trigger na yung produkto namin na Zev. And of course, yung magwell din namin is a product ng Zev din. And yung grip, ini-enhance namin yung grip para mas malakas kumapit ang kamay. Pag ginawa ka mo to, para kang mahawak ng coral stone. Very aggressive para hindi madulas. Okay. As you're firing, hindi siya basta dumudulas. And of course, meron tayong optics. Mm-hmm. May red dot sight, but it's at the same time, naka-co-witness ka sa iron sight din. Mm. This is the delta point na red dot sight. So yan, pinalitan nyo na lahat? Basically, sa napalitan na lahat. Ang natira na lang na original is the frame. Bagong baril. And the barrel. And the barrel. Everything else is different. Sa ganyan, magkano inaabot yan kung ginanyan mo? Well, average, pagka ganito na yung setup mo. Yung ganyan-ganyan na setup. Mga more or less like this one is already about almost 125. 125? Yes. Modification kasi lang? This, the optics itself, itong sight lang ito, 65,000 na ito pa lang. Wow! 65,000 na ito pa lang? Sight. Ito pa lang, yung sight pa lang, yes. Optic sight. Yan ba presyo ng mga taga-Maril? So, everything else, i-add mo na lang. Battery ba? Yes, sir. Battery operated. It's LED na red dot. Battery operated. Kaya yung red dot na yun kasi hindi napapatay. And then, napapatay naman. Napapatay. You can switch it off naman. It's a competition red dot sight. Pero gaano katagal tumatagal battery niya? Taon yan. Taon naman. Kahit naka-on. Kasi kung halimbawa... Pag naka-on naman siya at naiwan mo, mag-shut off siya automatically after 5 minutes. Ah, okay. Paano siya mag-on ng automatic pag binuhat mo? Ganun? Hindi, pipindutin mo siya. Ah, pipindutin mo na ulit. Yung may isang klase kasi na red dot sight, ang tawag naman itong combat red dot sight. Yun naman palaging naka-on. Continuous, oo. Walang on and off yun. Oo. Kasi hindi naman pwede na pag nasa combat ka binunod, teka muna, on ko muna. Hindi pwede yun. Kaya yung combat red, pag bunot mo, naka-on na siya palagi. Mm. Ito kasi more for competition, kaya you have an option to turn it on or off. Mm. Sa ganyan, pagka halimbawa, kaganyan, dumampot, paano ba dapat dinadampot ang baril? Yan, pag dinampot mo, like I said, wala yung magazine natin. You open the action, open the slide, you make sure there's nothing there. So if you want somebody else to look at it, you would handle it with the open slide, kagaya ng pag-aabot niyo. Para alam mong talagang empty ang baril. Pero kahit pagkuha mo, na nakita mo nang in-empty ko, i-check mo pa rin. Check mo pa rin. Sisilipin mo pa rin para sigurado. Baka mamaya, iniisahan baka mo mamaya, ako. Baka mamaya, dinadama lang kita. Baka mamaya, meron pala. Tapos? So, ganun ang pag-handle ng... Ba't kailangan may butas-butas yung sa side? Para to lighten the gun, when the gun is lightened po, hindi siya nagre-recoil as bad as a fully yung stock and slide mo. Less ang palag nung baril. So may advantage kasi. Kaya binutas-butasan? Yes, pinapagaan mo yung... Pero iba na to. Hindi na to yung original niya. Ito, hindi pa to. Ito yung original niya na pinalighten lang namin. Pagka meron din kami ng original na slide namin na Zeb, choice kasi ng kliyente kung gusto niya yung papalitan niya or kung gusto niya ng pag-aangin yung existing niya. Ito pinagaang lang. Pinagaang ito yung original din yung talagang niya. Original. Yan din yung original niya na slide. Pinagaang lang ng todo. Tapos 125 na. Kasi ang original na slide na Zep, pag gusto mo original slide, 57,000 slide pa lang. Buti ko na nabitawan.
slide pa lang yun, ha? May slide ka pala dito, eh. Yeah. Pero, you know, like I said, it's the pero quality, ito mag-aang na, eh. Oh, malaki na, malaki, malaki na ginang. Malaki na ginang. Kaya pag ang load na lang halos nung... Bala lang ang bibigat sa'yo, eh. Amo mo na ang bibigat sa'yo. Pwede ka, no? Oh. Dito lapid, ha? Ayan, no? So, basically, kailangan tanggalin yung... Yan. Tapos, pagka kine-carry na yan, halimbawa, ke-carry mo na. Oo. Dadalin mo na. Lalabas ka na. Paano ba dapat yan dinadala? Well, there are several modes of carry. Sa what I know sa Pilipinas nga, some of them, they put it in the bag. Ayan nga pala, matanong ko lang, Jen. Ano ba talagang dapat ginagawa ng may baril na? No? Saan ba dapat nilalagay? Kasi, generally, sinasabi, bawal isukbit sa bewang. Bawal ba talaga? Ang batas is concealed weapon. Your weapon concealed. Must not be... Concealed. Ibig sabihin, kung ilagay ko sa bewang ko, eh, nakamaluwag naman ako ng damit. Naka-conceal yes. Naman. It is pwede. Pwede. Kasi ang nakalagay naman sa batas, flagrantly displacing yes. The firearm is prohibited. So, weapon must be concealed, concealed in a container. The container referring to a holster. Holster. And then concealed pa rin siya. And concealed. Basta the keyword is concealed. Natago. Nakatago. Pag nilagay mo na dito. Eh kung nilagay mo nga sa bewang mo, eh, nakabukol naman na gano'n. That is not concealed. That is not concealed. That is flagrantly displayed. Dahil para one way or the other. Eh ako kasi madalas may nakabukol dito, bilbil. Kaya nga ang importante... para si Jaja. Importante pero, is concealment concealed talaga. The keyword is concealed. So yung container na sinasabi dito, General, and Bookie and General Rosales, ang ibig sabihin, holster. Holster because holster. The trigger has to be protected at all times. So, hindi kailangan nakabag lagi. Kapag halimbawa, hindi nakabag, eh may kasalanan na ako. Hindi naman. Oh. Basta concealed. Ang tema kasi nung law, ayon nila yung tinatawag na Mexican carry. Ibig sabihin, nilalagay mo yung baril mo na walang holster. Hmm. Kasi delikado yun eh, dahil yung trigger mo exposed. Eh, kung hinihila mo, sumabit sa belt mo or something, pwede po. So, kaya kailangan concealed. So dapat requirement, naka-holster. Yan, nakakasira yun eh. Kasi yung perspiration mo, nag-acid yun sa baril mo mismo. So yun pala. So pagka ganyan at kinary mo, ang safe na pagdadala, kasi minsan nilalagay dito, eh kumaputok ang kasa itlog. Hindi na. Paano bang, that means nakalabit mo. Oh, kaya nga, paano bang dapat na, halimbawa, nag-carry ka na, naka-conceal naman, pero sinakbit mo sa bewang mo. Paano bang, ano bang safe talaga? That's why you train. You have to train and you have to be always be conscious of your trigger finger. Now, when you're drawing your weapon, your finger has to be out. Mm-hmm. And the only time you put it in, yung talagang pagbabaril ka na, saka mo lang ipapasok. Hindi ka magkaka-aksidente basta you follow that. Patulad si Cookie, may baril naman siya ngayon. Kasi like I am right now, you wouldn't think I'm not here. But I always carry agad. It's always here. Pero I conceal it properly. Pero yan, hindi bawal yung ganyang carry. Hindi ba? Okay yan, General. Kayo ba, paano ba kayo mag-carry ng baril? Ganun din. Oh. Eh kayo, General. Paano kayo mag-carry ng baril? Sa ano ko, sa bag. Nakabag. Well, at least, mabuti na intindihan din natin mga kababayan. Ibig sabihin noong container, yung holster. At ibig sabihin, ang keyword na sinasabi ninyo ngayon, concealed. Yung concealed. So, hindi naman ibig sabihin, eh yung hindi mo na parang kung nagkaroon ka talaga ng pangangailangan, it will take time para ikaw ay makuha mo dahil kailangan ilagay mo sa loob ng clutch bag na hindi nakikita na, di ba, nakatago. Otherwise, nilagay sana nila sa batas. Weapon must be in a bag. Hindi naman ganun ang nilagay sa batas. Eh. Ang nilagay, weapon must be concealed. Concealed. Ayun. Oh, well, klaro, siguro. At palagay ko maraming natutunan itong ating mga kababayan. Maraming salamat po for the time that you have given us. And I look forward na makapag-tulong-tulong din tayo to educate the public, especially now that we are saying na we live in this kind of society na medyo may stigma din sa barel, di ba? Dahil parang yung iba, pag nakakita ng barel talaga, natatakot. Yung iba naman ay ginagamit talagang panakot yung barel, di ba? So, tumatapang pag nagkakaroon ng barel. So, dapat po anuman ang ating... hahawakan sa buhay na ito, ika nga, ay maging responsable tayo.
Thank you so much, maraming General Rosales. Maraming salamat po. Kuki, maraming salamat. And of course, General... General... Director General... General Leuterio ng IAS. At maraming salamat po sa lahat ng mga nakaantabay natin today. Dito po sa programang Bawal ang Pikon! Okay, okay. Ulitin natin, ulitin natin. hindi. Ito. Hindi. Huwag mo puputulin. Oh, ito. Jen. Ito lang, ha? Cookie. General Duterte. Sabay-sabay tayo, ha? Pag sinabi ko, dito lamang sa programang, sabihin natin, bawal ang pikon. Get it straight. Okay. With Daniel Rason. Okay, ha? Yan, ready. Dito lamang po sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rason. Very good. Salamat po. Salamat po. Thank you.